Hello everyone and welcome back to another vlog. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. So for today's episode, we're going to take you sa flight namin going to Bicol. We are going to attend Joanne's best friend's wedding. Congratulations and thank you for having us, Gladys and Leo. So gaya po ng sabi ng video title na ito, it's Baby Leah's first time flying on a plane and she's currently 5 months old. So don't worry po, kinonsult po namin yung pediatrician ni Leah. Pinayagan naman po niya kami lumipad kasama si Leah. And okay naman daw po mag-travel kasama ang baby. I also verified and double-checked with parents.com. And preferably nga daw po, 4 to 6 months old, pwede na mag-travel. And it's the safest also for babies and infants. Advisable po is more than 2 months old, dapat dun nyo palang i-travel si baby. According to parents.com, primarily reason for 2 months old and above na pwede lang i-travel si baby is because yung air daw po sa loob ng plane is recirculated. Kaya if someone in the plane has a virus, a cold or cough, pwede niya ma-absorb yung sakit na yon because the immune system of the baby cannot fight any viruses or viral diseases sa loob ng aeroplano. So ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo yung mga dala naming luggages. So we have 3 carry-on luggages na dala namin going to the plane. So meron kaming ditong diaper bag, meron kaming isang maleta, nandito yung mga gamit niya, extra clothes ni Baby Leah at saka yung mga damit namin ni Joanne. Meron akong dalang extra bag. So unahin na natin buksan yung baby bag or diaper bag ni Baby Leah. So ito yung diaper bag ni Baby Leah. Si Mrs. B or Joanne po yung nag-impake nito. And very organized po talaga siya pagdating sa gamit ni Baby Leah. Simulan natin sa meron siyang dalang cap or sombrero kasi hindi po namin alam kung open area yon yung wedding. So meron po tayo dito yung breastfeeding cover or nursing cover ni Joanne. We also have the blanket or baby blanket. Tapos, we have clothes. Yan. So, meron siyang socks, merong blouse, merong leggings, meron din siyang mosquito socks. Then, we have a onesie, meron siyang extra shorts, at saka towel or bib. Okay? Tapos, going back to the diaper bag, we also have spare diapers. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito po yung purse ni Joanne. Baby wipes. So, I think 100 wipes to. Or sheets. We also have mosquito repellent. Patches. We also have an umbrella. Changing mat. At saka pamaypay. So, yun yung laman. Tapos, dito naman sa labas. Meron kaming tiny buds. Nappy cream, karon ng rashes or anything. Dala rin po kami ng alcohol for babies. So, this is safe. Actually, kami po ni Joanne yung gumagamit nito. Hindi po namin nilalagay ito kay Baby Leah. Ito po galing po sa office namin. This is a mosquito or insect repellent. Yan. Yan lang po. So, yan na po. Binalik ko na po yung laman ng bag in proper order. Kasi syempre, baka magalit si Mrs. Kasi inayos niya po yan. Now, let us move on to the maleta. Sorry, unahin na lang po natin to kasi mas maliit siya. Ito po yung papakita ko lang sa inyo kasi mga gamit ko lang naman to. So, naglagay lang ako ng pouch na maliit. So, ang laman po niyang bag ko ay yung dalawang unan or yung hotdog na unan ni Leah. So, dinala po namin to kasi hindi po namin alam kung mamamahay siya doon or maninibago siya sa kama. Kaya, as much as possible, we want her to feel comfortable doon sa tutulugan namin na hotel. And hindi ko na po ipapakita yung gamit ko sa loob, pero particularly, I just brought ito lang po. Isang pouch lang na dyan yung mga gamit ko. Tsaka mga abubot. Tapos nagdala ako ng spare bag. This is a duffel bag. Pero dadalhin ko na rin just in case we need an extra bag kapag pa-uwi na po kami. Okay, kita yun naman po, nabuksan ko na yung maleta. So, iisa-isahin po natin yung lahat ng laman nito. Briefly lang po talaga. Po yung pants, susuotin ko sa wedding. So, inibabo na lang po namin para hindi magusot. Pero planchay na lang namin kapag may time. Ito po, extra clothes
ni Baby Leah. So meron siyang blouse at saka ibang gamit. Tapos pang 3 days nito at saka mga pambahay. So extra towel din, of course. Tapos ito damit din to ni Leah, mga panlakad niya. Tapos meron siyang mga blouse, mga pants, blouses, tapos mga pantulog, pambahay, meron siyang bib, napkin, lahat po nandyan. Ito yung shoes ni Joanne, pinlastic na lang namin, extra diapers. So yan, I think we brought additional 9 pampers. And then, ito po yung ano, toiletries namin ni Joanne. So nandyan yung toothbrush namin, toothpaste, soap, other items. Dala po kami ng towel. Tapos underneath that is yung mga clothes ko po. Pa-uwi, pambahay, ito po yung mga gamit ni Joanne. Actually, polo po laman ito at saka yung blouse niya. Ay, sorry, yung dress niya for the wedding day. At saka yun, yung sapatos ko po. So yun lang, that's basically yung laman ng aming maleta. That's it po. Pinakita ko na po sa inyo yung laman ng maleta, yung laman ng bag ko, at saka ng diaper bag ni Baby Leah. So as much as possible, ang goal po namin talaga is to pack light. Kasi syempre, karga po namin si Baby Leah. We also have a stroller na dadali namin. Kasi as advice, hindi po namin alam kung ano, gano'ng katagal or ano yung area na pupunta namin. So we decided to just bring our stroller. Wala po kasi kaming check-in baggage. So everything is carry-on baggages lang po or luggages. And yung stroller, sinasubmit daw po yun sa entrance ng aeroplano. So it won't be included sa check-in baggage. Hindi rin po siya kasha sa overhead compartment ng aeroplano. So basically that's it. See you later sa airport. Smile! Ganda-ganda naman yung baby na yan. Hi, Baby Leah! Dito na kami airport, Terminal 3. So, hindi na kami pumila sa online check-in at sa self-check-in. Pumila na kami diretso sa priority lane. Ina-assist nila yung mga infant. Yan, si baby. Papasok na kami sa boarding gate. Time check it sa 3:20 a.m. 8:23. Papasok na kami sa boarding gate. Ayan. Si Mrs. B at saka si Baby. Papunta na kami sa 133B. Hi, Baby. Ito na may elevator pa ba sa 133B gate or gate 133B. Ayan, dito na. Si Kayo. Hi. Si Shelby. Hey, nakita na namin si Sachi at si Jovin at si Kayo. Kasabay namin sila sa plane. Isa rin sila sa mga abay at sa mga guests sa wedding sa Bicol. Ayan, yan na sila. Ang dami tao dito ngayon. Full daw yung flight namin at yung plane. Pagkasama ko siya. Sa bus, papunta sa plane. So, kakatapos lang namin sa boarding gate. Papunta na kami sa plane. So, hindi na namin tinupi yung stroller ni Baby. Pinayagan naman kami. Isakay na lang siya diretso dito sa bus. Standing lang kami. Dami kasing senior. Under the seat, or in the storage bins above. If you
one E and one N. Front seat. And my space dito. You do not wish to perform the plane ride. Yeah. Kasi wala lang ang passenger briefing. Nandito na kami sa loob ng plane. Time check, it's 4:15 a.m. Flight namin is 4:30 a.m. So arrival, expected arrival is around 5:05 a.m. So mga 1 hour and 5 minutes. Nandito kami sa nilagay sa premium seat. Thank you. Each seat is provided with a seat belt. To fasten, push ends together. Re-end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Take off na po. It's 4:45 a.m. Nakatulog na si baby. Change diaper. Okay. Tara kami sa guest hotel. It's 9:20 a.m. Yeah. Nakatulog na yung gamit namin nandun pa sa van. Kasi i-active na lang daw dito sa loob. Okay. Lit lang siya. May restroom. Bagong bago. Pahinga lang kami. Hi, Jo. Sorry, di ko kayo ma-pick up. Last minute, errands. Love you. Ah, may message. Yes, diaper, bibili, ha? Ah, sleep ka na, ha? Nagutom kami. Hot silog. Tsaka laman si juice. Yan ang susuot mo, ma. Tulog ko si baby. So, order na lang kami ng lunch. So, pahinga muna kami kasi wala pa kami tulog. Galing pa kami sa flight kagabi. Update ko ulit kayo mamaya. Gising na yung baby. Nag-dede na yan. Good morning, baby Leah. Baby Leah? Ashi? Ah, ganda-ganda naman yan, baby. You like the room, baby Leah? Look! Wow, pretty-pretty naman yan, baby. Hi! Gising na, baby.
Is it? Puntuasya. Ano yan? Are you vlogging, Bibilia? Hi, everybody. My name is Julia Destiny. Cute na yan. What are you doing? Julia. The next day. Run out na Bibilia. Wala nang kuryente. Oh, dilim, dilim. Ay, si Bibilia. Ay, Bibilia. Naligo na yan. Early the next morning. Good morning, Julia. It's our day 3 here in Pili, Camarines Sur. Good morning, Julia. Hi. Good morning, Julia. Baby. Pauwi na ng Manila. Julia. Smile. Ang ganda, ganda. So, hindi pa kitang-kita talaga yun kasi. Ayan eh. So, yun guys, nandito na kami sa Legazpi Airport. Wow! Yeah. Please stand to inflate vest. Lift top of buckle and throw it into airplane. In case of water underneath, your life vest is found underneath. Pull inflation tags to inflate vest. Okay guys, nandito na kami sa bahay ngayon. Bibigyan ko lang po kayo ng recap doon sa mga tips na ibibigay namin sa iyo para sa mga couple na nagta-travel with an infant. Oh, hindi ko po na-mention sa inyo pero ang pamasahe po ni Lia is 800 pesos going back and forth from Manila to Legazpi and Legazpi to Manila Airport. 800 pesos plus taxes. So ito po yung ano, without seat, sit on the lap. Yun po. So may option po yun pag nagbubuk kayo ng ticket. So first tip po namin is always ask for assistance. May hindi po kayo alam doon sa airport or may hinahanap kayo at hindi nyo mahanap, marami naman pong information booth. Pwede rin po kayo magtanong sa mga concierge or sa mga guard. Second tip po namin is always find the priority lane. So regardless kung sa check-in po yan or sa boarding. Third tip po namin is
always prepare your IDs. So yung mga valid IDs po, dapat nandun sa mga accessible pocket ng inyong carry-on baggage. So kung may bag po kayo, ilagay nyo sa harapan yung mga IDs nyo. Valid ID po at saka yung birth certificate ni baby. Kasi palagi po yung hihingin sa inyo in every entrance para hindi po ma-hassle sa inyo yung pagkuha-kuha or paghahanap ng mga IDs na kailangan. Tip number 4, always put all your metal objects inside the bag. So kung meron pa kayong mga relo, accessories, meron kayong mga sombrero, belt na may metal, ilagay niyo na po lahat yun sa isang bag, okay? Because every x-ray machine, ipapatanggal po sa inyo yun. So very hassle po yun. Lalo na kapag may dala-dala kayong baby at meron kayong mga stroller, alright? Tip number 5 naman po is kapag may dala po kayong maleta na considered as carry-on baggage at saka ng stroller, pagdating nyo po sa boarding gate pa lang, usapin nyo na agad yung mga personnel ng airport para kunin na agad yung baggage nyo at saka yung stroller kung hindi nyo na po siya gagamitin. Kahit hindi pa sila nagpapaboard, you can have it intercepted as early as possible. So sana nakatulong sa inyo and helpful tong video na ito. If you like it, please click like and comment down below kung may mga suggestions or mga comments po kayo para sa amin. Thank you guys for watching and see you on our next video. Bye guys! I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir!